condensed milk, all-purpose cream, cocoa powder, or any flavor na you choose. In a clean mixing bowl, we will put our all-purpose cream. You can also use heavy whipping cream, any heavy cream you have, or any heavy cream of your choice. Make sure chilled muna siya for 2 hours, 2 to 4 hours, depending on the freezer you're using. Sa akin kasi, home freezer lang, the regular fridge lang, so I chill this for 4 hours. I don't recommend chilling this for overnight kasi medyo sobrang tigas niya, and then if you mix it, magiging watery yung cream natin, and we don't want that. Gusto natin creamy pa din ang ating gagawing ice cream. So in a mixing bowl, imimix niyo lang siya until mag-double yung size niya. You can use hand mixer, but I don't recommend using a whisk lang na manual mo siya ibibit. Medyo mahirap siya kasi gusto natin ma-double in size. Gusto natin maging fluffy siya. So, use hand mixer or use an stand mixer like this. Once na ma-double na yung size niya, we can put our condensed milk. Yung condensed milk natin, chilled din to ah, kasabay ng all-purpose cream natin. Ilalagay lang natin siya unti-unti, huwag mo siyang bibiglain kasi yung air na na-incorporate natin sa heavy cream pwedeng mawala because binigla mo yung paglagay or pag-dump ng condensed milk. So ayan, ganyan ka-creamy natin gusto. And then we will put our flavor. I choose cocoa powder. Kayo naman, you can choose whatever you want. Kung wala kayong cocoa powder na unsweetened like what I am using today, you can use Milo. Pero yung Milo, medyo may tamis na kasi siya. So, I recommend na yung condensed milk na nilagay ko kanina, bawasan nyo para hindi siya mapapangiwi kasi sobrang tamis. Basically, yung ginagawa natin is a blank canvas. So, anything you want to put in it, pwede. Dito sa chocolate, you can put chocolate chips, marshmallows, peanuts, anything. And then, if you don't want chocolate, you can just remove the cocoa powder and you have vanilla ice cream. Or if you want mango ice cream, you can put mango puree. You can put mashed bananas. You can put strawberries. So, anything. The list goes on and on. So, bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyong flavor na gawin. This is just the base of the ice cream na ginagawa natin. And then ayan, make sure to scrape your bowl para yung all the flavors will incorporate sa ating ice cream. Then this recipe is as much as what you get sa isang a half gallon na binibili natin sa mga convenience store. So, kayo na lang mag-compare ng price ng half gallon sa convenience store compare sa price na nagastos natin dito. So, tingnan nyo kung ano ang mas gusto nyo, diba? At least dito may experience pa kayo na, oh, ako gumawa niya ang ice cream na yan, diba? Then, ilagay natin sa isang clean bowl. Tapos, if you freeze natin to for overnight or at least 4 to 6 hours, then yan, i-layer mo lang siya ng flat, not really flat na flat, pero dapat bago nyo siya i-freezer, make sure na tatakpan natin siya. Nakikita nyo yung mga ice cream, diba? Bukod dun sa takip niya, na lid niya talaga, may takip pa siyang paper sa ibabaw, diba? So, ayan yun. Para hindi mag-form ng film. Then, after 4 hours, eto na yung ice cream na ginawa natin. Yes, 4 hours lang kasi mag-birthday na yung pamangkin ko. Hindi na nakapaghintay. So, kailangan na namin kainin. Pero, mas okay siya if overnight nyo talaga siya i-freeze. Mas matigas siya. Mas maganda yung texture na kalalabasan niya. But, guys, disclaimer lang. Hindi siya katulad ng mga ice cream na nabibili nyo talaga sa convenience store. Pero, for its price, okay na. Pwedeng-pwede na, lalo-lalo na sa mga kids natin. So, yun lang. This is our chocolate ice cream. And if you like this video, please like and subscribe. Also, click the notification bell para updated kayo sa lahat ng recipes na lulutuin at gagawin natin dito sa channel natin. Comment na rin kayo if you have requests
na gawin natin para matry natin together. And that's it. Hanggang sa muli. Bye!